Mga kapatid, ngayon ay marinig natin sinisimula ng panahon ng Advento. Buksan natin ang mga puso sa pag-ibig ng Diyos habang pinaghahandaan natin ang pagdating ni Kristo sa ating buhay at mga tahanan. Ang mga kandila ng koronang ito ay nagpapaalala sa atin na si Jesucristo dumating upang pawiin ang kadiliman ng kasalanan at akayin tayo tungo sa liwanag ng kanyang malulhating pagkahari. Panginoon naming Diyos, nagagalak ngayon sa bayanan habang maghihintay sa pagdating ng manunubos na siyang nagbibigay liwanag sa aming mga puso at pumapawi sa kadiliman ng kasalanan. Puspusin mo ang iyong pagbabaspas, ang mga kandila ng koronang ito. Ang mga liwanag nito ay sumasalaminawa sa kaningningan ni Kristo na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Thank you.
Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo ay sumayin yung lahat. At sumayin niyo rin. So bahagi rin po ng ating panalangin para po sa araw na ito ay pagpapasalamat ng Diocese ng San Pablo para sa 50 taon na pagkatag dito at bilang bahagi din po ng pagpapasalamat sa biyaya ng buhay na patuloy na ipinagkakaloob ng Diyos sa iyong lingkod. At itulong din po natin sa hawak at pagkabay ng mahal na Birhen ng Del Remedio. Sa unang linggo ng Adbiyento, sinisimula natin ang bagong taon ng liturya. Ang Adbiyento na ibig sabihin pagdating ay panahon ng paghahanda para sa pagdating ng Panginoon. Magkaroon nawa tayo ng tamang disposisyon sa pagtahak ng bagong paglalakbay nito tungo sa Diyos. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan kung tayo maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa kapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa akong nagkasal sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria sa lahat ng mga angel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at paglubayan tayo sa buhay na walang hanggang. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigan tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kami may mabubuting gawa upang kapiling niya sa kaming kanan kami ay makapisan sa iyong pinaghaharian sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang pangitain ni Isaías na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa maraming araw, ang bundok na pinagbabayuan ng templo ng Panginoon ay namumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming tao lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, halikayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas, sapagkat sa Siyon magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga taba at karit ang kanilang mga siba. Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan
Hali na kayo, sambayan na Ginoo, at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salitan at kumitan.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon ang mga tao ay nagsisikain, nagsisinom at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha na hindi nila namalayan at tinangay silang lahat. Gayun din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahon yon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkakasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya magbantay kayo sabagat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambahayan, kung anong oras ng gabi, darating ang magnanakaw, siya'y magpapantay at hindi niya papabayaan pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sabagat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sumayin niyo ang Panginoon. Sa bahagi po na tayo ngayon ay nasa unang linggo ng Adbiyento. Wala po tayo ngayon papuri sa unang araw na ng simbang gabi natin muling maririnig ang pagpupuri natin sa Diyos. Tayo ngayon ay bahagi ng ating pagninilay ang paghahanda katulad ng ipinahayag sa banal na kasulatan na kinakailangan nating isakatukaraw. Bakit? Sapagat hindi natin alam ang araw ni ang oras ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. O kung tawagin natin ang pagdating man ng kamatayan, o kung tawagin din po natin ay ang pagdating
ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Pero sa ngayon po, ay tinatawag po natin, ay inaabangan natin ang pagdating na pagkatawang tao ng ating mananakop. Sapagkat dito nagsisimula ang pagliligtas ng Diyos sa atin. Ang Diyos na naging tao. So bahagi rin po, no? Bahagi po ng pagkakataon na idinudulog natin para po sa unang linggo na ito, paghahanda. Pero anong klase ng paghahanda? Dalawang bagay po yung nais natin na mabigyan ng paginilay, lalong-lalo din po sa bahagi na ito na tayo ay nagdiriwang din po, no? Ngayon po ay pagkapasalamat ng Golden Jubilee ng Diocese ng San Pablo. So tayo po kayo ng umaga ay nanggaling sa San Pablo sa Katedral bilang pagdiriwang po ng Golden Jubilee. Kung tutusin po ngayon talaga yung Golden Jubilee, to be exact, sa November 28, ngayon lang natin ipinagdiriwang kasi araw po ng Sabado. Pero yung exact na kapakanakan ng ating diocese ay November 28. So, 50 years. So, bahagi rin ito, nais din po natin bigyan ng paginilay yung tinatawag din po natin paghahanda. At yung patuloy na paanyaya sa atin sa taon na ito na katatapos lamang na ipinagdiriwang natin ang Extraordinary Jubilee Year of Mercy. Yung awa ng Diyos at yung pagdiriwang ng ating Golden Jubilee. So dito po yung nais natin na makita ang paghahanda. Kaya aray po, una, sabi nga po natin, bagamat po tapos na ang Extraordinary Jubilee Year of Mercy, sabi po na ang ating Santo Papa, hindi nangungulugang tapos na yung awa ng Diyos. At saan natin higit na nakikita yung awa ng Diyos? Lalong-lalo na maging bahagi po sa pausapin ng paghahanda, yung sakramento ng kumpisal. Sakramento ng kumpisal. Nawa po huwag natin kalimutan ang kahalagahan ng sakramento ng kumpisal bilang bahagi po ng ating paghahanda. Na tayo po every Lenten at saka Advent season, meron tayong naka-assign na araw para po sa kumpisalang bayan. Pero sana po hindi lang tuwing Advent at saka Lenten season. Yung Advent po natin ay ang ating pong assign na araw ay December 6. Yun po ay mga ikalawang linggo pa po na Martes. Araw ng Martes ito. So tuwing 7:30. So maging bahagi po naman ng ating pagkilos na may lagay natin sa ating kalendaryo. Mas maigi, mas maganda. Bakit ang mahalaga po yung pangumpisal? Kasi sabi nga natin, paghahanda. Paghahanda. So hindi natin alam ang oras ni ang araw. Marami po sa amin na mga pari na late. Gawa po nang nagkaroon ng aksidente. Diyan po banda sa yung Alaminos. Yung ibang dumaan sa Kalamba, medyo hindi po naantala. Pero malaki po yung pagantala ng mga dumaan dito sa
Alaminos kasi nagkaroon ng aksidente. Sabi pa nga ng isang driver ay, Father, marami ang patay. Paghahanda, sabi, hindi natin alam ang araw ng oras. Yung iba, ay sabi nga natin ay maaaring gawa ng pagbibiyahe, madaling araw. Maaaring iba lamang ay natutulog, hindi na nagising. Maaaring iba ay gawa ng matinding karamdaman. Maaaring iba ay gawa ng atake sa puso, sakit, sama ng loob. Maraming dahilan kung bakit kung siguro dumarating yung tinatawag po natin kamatayan. Kaya hindi mo natin alam yung araw at ng oras. Kaya po napakaganda na makita natin yung kahalagahan ng sakramento ng kumpisal. Hindi lang hindi na ulaman, kasi yung ngayon ay nagtalaga rin po ng 12 Jubilee Churches. Alam na po natin, katatapos lamang ng extra jubilee ng ating dayos ng Year of Mercy. Ngayon po ay may itinalaga na 12 Jubilee Churches ng Diocese na siyang pwedeng kunan natin ng indulhensya plenaria. Ito ay yung po Santo Rosario ng ating bikaryo, yung po Alandayan, yung po San Isidro ng Binyan, yung po St. John the Baptist ng Kalamba, St. Augustine ng Bae, Katedral ng San Pablo, ang San Antonio ng Pila, ang Guadalupe ng Pagsanghan, ang Turumba ng Pakil, ito po Siniluan, Laguna, Liliw, Laguna, meron pang isang nakalimutan. Pero yun po ay 12 na itinalaga po ng para maging jubilee. Tsaka alam po natin na matatanggap natin ang indulhensya plenaria kapag po tayo nang umpisa. Pero hindi lang po gawa ng indulhensya plenaria. Pero malaki po na itutulong sa atin noon na may dalog natin, hindi lang po para sa atin. Ngunit sa mga tao na nangailangan ng ating tulong, mga mahal natin sa buhay na namatay na, ay ipinananalangin natin. Pero para rin sa atin. Pero nangigit sa lahat, kapag tayo na umpisa, alam niyo, kapag ang tao ay malinis, ay ayaw niya na kahit konting madumi, may makikita yan. Kaya anong gagawin niya? Lilinisin niya yan. Lilinisin niya yan. So, kapag ang tao ay hindi nasanay na maglinis, kahit anong dumi yan, hindi niya lilinisin yan. Kaya po isang bahagi yun na kung saan ay huwag natin kalimutan na patuloy nating pagandaan ang sakramento ng kumpisal. Pangalawa, bahagi din po, sabi nga po natin, bilang bahagi din po ng ating pagdiriwang ng extra ng ating jubilee year ng Diocese of San Pablo, yung pong ating kahalagaan ng binibigyan ng pansin ay pasasalamat. Pasasalamat saan? Pasasalamat dahil tayo ay ginagamit ng Diyos upang tayo ay mapalapit sa Kanyang harapan. Yung pong ating tema ng Jubilee Year ay pagpapasalamat, pagpapalagana, paghahangad sa paghahari ng Diyos. Nawala lang po yung P, nahulog lang dito, no? Paghahari ng Diyos. Ngayon din po ay kapistahan ng mahal na Birhen ng Del Remedio. Sabi nga natin ay
ang mahal na Birhen na alin, kapag sinabi natin Del Remedio, ay may remedyo yan. Kailangan ang klaseng remedyo. Hindi lang basta pagpapasalamat. Hindi lang pagpapasalamat sapagkat may biyaya ka. May pagpapasalamat sa biyaya na alin, sa biyaya na naglalapit sa iyo sa Diyos. Mayroon bang mga biyaya na hindi naglalapit sa iyo sa Diyos? Mayroon ho. May mga remedyo baga na hindi naglalapit sa Diyos? Mayroon din ho. Kasi kapag sinabi mo, na remedyohan, sabi nga natin ay remedyo. Anong klase ng remedyo? Basta na remedyohan mo kahit papano. Basta na lang. O pwede rin naman na remedyohan mo, gawa ng pinag-isipan mo. O maaari namang neremedyohan mo, kailangan iligal. O pwede rin namang neremedyohan mo ng ligal. So sa atin, ligit sa lahat, ang isang pagpapasalamat sa biyaya ng alin? Biyaya na naglalapit sa atin sa paghahari ng Diyos. Ito po yung tema na itinilagaw po sa atin para po sa pagdiriwang natin ng Golden Jubilee ng ating diocese. Kaya po, magpasalamat tayo. Magpasalamat tayo sapagkat tayo ay ginamit ng Diyos. Talim, na mapalapit tayo sa Kanyang paghahari. Mapalapit tayo sa Kanyang grasya. Ano nga po yung ating biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Pumikapal ay tunay nating pasalamatan sapagkat tayo ay higit na tinutulungan ng mahal na Birhen na maging katulad niya na alin na tayo ay tunay na makalapit sa kanyang anak na walang iba kundi ang ating Diyos na mananalo. So ito po naman ang makita po natin, ang biyaya na naglalapit sa atin sa Diyos. Magpasalamat tayo sa biyaya na naglalapit sa atin sa Diyos. At nawa po, mag-ingat din tayo kasi may mga bagay na maaaring sa tingin natin ay biyaya. Pero baka mamaya naglalayo sa atin sa Diyos. Ito po yung dalawang puntos na nais po nating bahagi ngayon para po sa araw na ito, na makapaganda tayo sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kahalagahan na makaramdaman natin ng walang hanggang awa ng Diyos, lalong-lalo na sa sakramento ng kumpisal, at ang pagpapasalamat sa mga biyayang nagpapalapit sa atin sa paghahari ng Diyos.